Magandang araw po. May mga nagtanong po sa amin kung kailangan pa ba talaga na lumipat ng opisina ng Office of the Vice President mula sa dati nitong opisina sa Quezon City. Sabi ng iba, baka luho lang yan. Ang sagot po ay hindi, hindi po ito luho. Ang hindi po alam ng karamihan, nung nakaraang administrasyon, dalawa po ang lokasyon ng Office of the Vice President. May opisina po sa Quezon City Reception House sa New Manila. Magandang lugar, magandang lokasyon. Pero marami pong empleyado ng Office of the Vice President ang pumapasok naman sa Benlor Building sa Quezon Avenue. Nung pinuntahan noon namin yung lugar, medyo masikip, siksikan yung ibang empleyado, yung iba ho nagsishare na lang ng lamesa. Kaya naisip po namin na maganda ho siguro sa isang ahensya, lahat ng empleyado, pinuno, opisyal, sama-sama lahat sa ilalim ng iisang lubong. Mas efficient din ho yan dahil hindi na tumatagal ang pag-ikat ng dokumento. Yung mga magpapapirma, hindi na kailangan bumiyahe. So yan po ay hindi luho. Masinangad po namin yung efficiency. Ang problema ho eh, yung iba nagkakaroon agad ng konklusyon nang hindi naman kompleto ang kanilang facts. So maraming salamat po. Magandang araw po. May mga nagtanong po sa amin kung kailangan pa ba talaga na lumipat ng opisina ng Office of the Vice President mula sa dati nitong opisina sa Quezon City. Sabi ng iba eh, baka luho lang yan. Ang sagot po ay hindi, hindi po ito luho. Ang hindi po alam ng karamihan, nung nakaraang administrasyon, dalawa po ang lokasyon ng Office of the Vice President. May opisina po sa Quezon City Reception House sa New Manila. Magandang lugar, magandang lokasyon. Pero marami pong empleyado ng Office of the Vice President ang pumapasok naman sa Benlor Building sa Quezon Avenue. Nung pinuntahan noon namin yung lugar, medyo masikip, siksikan yung ibang empleyado, yung iba ho nagsishare na lang ng lamesa. Kaya naisip po namin na maganda ho siguro sa isang ahensya, lahat ng empleyado, pinuno, opisyal, sama-sama lahat sa ilalim ng iisang bubong. Mas efficient din ho yan dahil hindi na tumatagal ang pag-ikat ng dokumento. Yung mga magpapapirma, hindi na kailangan bumiyahe. So yan po ay hindi luho. Masinangad po namin yung efficiency. Ang problema ho eh, yung iba nagkakaroon agad ng konklusyon nang hindi naman kompleto ang kanilang facts. So maraming salamat po.